Magandang araw po mga kababayan. Muli po ako magpapalabas ng halamang gamot. Ang halamang gamot na ito mga kababayan ay kung ano ang benepisyo at ating makukuha sa saluyot. Napaka-importante po itong saluyot na ito mga kababayan. Ang benepisyo na ating makukuha dito sa saluyot at kung anong sakit ang kanyang kayang lunasan. Pero bago ang lahat mga kababayan ay huwag po sana natin ninyong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipintot na din po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng ipapalabas kong videos, mga videos. At kung maaari po sana ay pakishare na din po para yung ating mga kababayan na hindi pa po alam yung kahalagaan kung anong benepisyong ating makukuha sa saluyot. Kung anong karamdaman na kanyang nagagamot ay magkaroon po sila ng kaalaman tungkol sa saluyot mga kababayan. Ang saluyot mga kababayan ay alam po naman natin na bantog na sa ating pandinig, sa ating tainga, naririnig na po natin sa ating mga kababayan, napapanood na po natin sa mga YouTube. Ang kahalagahan ng saluyot na ito po ay anti-cancerous mga kababayan, pero maliban po dyan ay marami pa pong benepisyo nating makukuha sa saluyot. Marami pa pong karamdaman na kaya niyang lutasin mga kababayan, pero itong saluyot mga kababayan ay pwede po ito sa mga pampakinis sa balat. Itong saluyot pagtutuklasin po nating maigi kung paano ang proseso. Pero ito ipapaliwag nagkupo na ito mga kababayan ay sa mga bukol-bukol sa loob ng katawan, yung anti-cancerous mga kababayan. Ituturo ko po kung paano yung tamang proseso na kung paano magsilbing halamang gamot ito maliban sa inuulam po natin, sinasawag sa mga gulay-gulay. Ito din po ay ulam na. Sa pamamagitan ng ulam na yon ay ginagamot po natin yung ating sarili. Linilinis po natin yung ating sarili. Nang kasangkapan niya po, purong saluyot po lamang mga kababayan, purong saluyot, santol, at saka sibuyas mga kababayan. Ito po ay hinihimay na ganito mga kababayan, tapos binabalatan at hinaluan ng sibuyas at linuluto po mga kababayan. Linuluto po yan. Yung katas po ng santol, yung santol na hindi po matamis mga kababayan, ang may kakayahan po na magkaroon ng gumamot sa anti-cancerous, yung hindi po matamis. Yung maasim pa po, yung medyo hilaw-hilaw pa pong ganito mga kababayan, yung katas ng santol, yung lasa ng santol, yung asim ng santol at medyo paklan niya po, yun po ang may kakayahan na gumamot. At yung ito po mga kababayan, tignan po na ninyo para magkaroon po kayo ng kaalaman kung paano po nagsisilbing gamot ito. Ito po mga kababayan, ito po medyo maasim-asim pa po ito mga kababayan. Ang may kakayahan na gumamot, itong asim-asim niya na ito at medyo pakla-pakla. Ayan po, medyo maasim na mapakla-pakla. Yung asim niya po na pakla-pakla, yun po ay gamot po yung mga kababayan. Sasabayan po ng medyo tamis-tamis nito. Yung asim po nito mga kababayan, itong buto at medyo tamis-tamis, tapos pag pinakuluan po ng pinakuluan, yung laman niya po mapakla po yun mga kababayan, yung buto niya po. Pag naghalo po yan at hinalo sa katas ng saluyot mga kababayan,
ay napakabisat pong gamot sa anti-cancerous. Maliban po doon, pag itong sibuyas po na ito, mga kaubayan, ay antibiotic po ito. Alam naman po natin na marami po tayong benepisyong nakukuha sa sibuyas. Pag naghalo-halo po yan, yung purong katas po, ay napakabisa pong gamot sa loob ng ating karamdaman, sa loob ng ating katawan, panglinis sa loob ng katawan, yung mga bukol-bukol sa ating katawan, yung anti-cancerous niya, yung may pinasok po natin sa loob ng ating katawan, na hindi naangkop sa loob ng ating katawan, ay ilalabas niya po yon sa panuparan po. Yung dulas po ng saluyot, mga kaubayan, itong dulas ng saluyot at yung asim nito, yung malasa nito, pati itong lasa ng sibuyas, yung katas ng sibuyas, yung anghang niya po, yung anghang niya na medyo manamis-namis yung anghang niya, mga kaubayan, pag naghalo-halo po yan sa pamagitan po ng apoy, solid po yan, mga kaubayan, hugasan po lamang yan, balatan po lamang yan, hiwain na yan, pagsamasamain, solid po yan, mga kaubayan, para magsilbing gamot po yan, huwag pong tutubigan. Katulad ng ginawa ko po, hindi ko po tinubigan yan, yung katas po ng saluyot, madulas po yan, mga kaubayan. Yung dulas ng saluyot, at itong daon ng saluyot, pag kinain mo pong puro-puro, ay lilinisan niya po yan, gagasgasin niya po yan, yung... Kung may mga nakadikit man sa ating bituka o kung may marumi man tayo na hindi naipasok sa loob ng ating katawan, na hindi angkop sa ating katawan, iisisan po ng saluyot yan, mga kaubayan. At yung dulas niya po ay ilalabas niya po yan, pang cleansing na po yan, pang gamot pa sa ating mga karamdaman, yung mga bukol-bukol niya po, lilinisan niya po yan, mga kaubayan. Kung baga po sa tubo o bakal na sa loob ng ating katawan at kinapitan ng kalawang, iisisan po ng dahon sa pamagitan ng dahon, at yung dulas po nito, mga kaubayan, ay lilinisan niya po yan. Katulad po nitong linuto ko ngayon na ito, mga kaubayan. Ito po ang itsura niya, mga kaubayan, yan po. Puro po ito, hinugasan ko lamang po ito at purong katas niya po ito. Hinugasan ko lamang ito, mga kabayan, hindi ko po tinubigan. Kusa po siyang nagkatas at ito na po ang lumabas. Ito na po. Yan na po siya, ito na po yung katas niya. Madulas-dulas po yan, mga kaubayan. Yan po ang gagamot kasi puro po yan. Purong katas ng itong saluyot na ito, at yung katas ng santol at sibuyas, nagsama-sama na po. Pag nagsama-sama po yan, pagpasok sa loob ng ating katawan, yung mga hindi magaganda na ipinasok natin sa loob ng katawan, lilinisan niya po yan. 100% po. Dahil marami na po kami pinagsubukan yan, mga kaubayan, sa mga ganitong proseso, sa tamang proseso. Ang santol po, mga kaubayan, ay panapanahon po lamang. Pag wala po kami makitang santol at gagawa po kami ng gamot sa pamagitan ng saluyot at walang santol, ang ilinalagay po namin isang dahon ng insulin plant o dalawang insulin plant at sibuyas. Yun po ang katumbas niyan, mga kaubayan. Kung wala naman po yun, walang makita insulin plant, pwede po yung pingkol bato, yung halaman din po, mga kaubayan, maasim din po yon. Kung wala po yon, pwede po yung talilong. Yan po, pag pinaghalo-halo po yan, gamot po yan, mga kaubayan, anti-cancerous po, panglinis po sa loob ng katawan at pang-cleansing po sa loob ng katawan, mga kaubayan. Sana po ay nagkaroon kayo ng konting kalaman sa aking ibinahagi na ito tungkol sa kakayahan ng saluyot, mga kaubayan, kung ano ang mga nagagamot ng saluyot, marami pa po. Kaya sa sunod po ay magpapalabas po pa po ako ulit ng tungkol sa saluyot, pero yung pampakinis naman ng balat, yung lotion po, mga kaubayan. Ito po ay ulam na naming magpapamilya. Bukod sa naglilinis na po kami ng aming bituka, nag-cleansing na po kami,
at para mailabas po namin yung mga hindi maganda sa loob ng aming katawan, gamot na po ulam na po mga kaubayan. Nawa po ay may napulot kayong konting kaalaman tungkol sa lamang gamot na ito. At hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.